Hello guys! Welcome back sa ating channel. Today guys, is luto-lutuan time tayo. But before that, gusto ko lang magpasalamat sa lahat sa laging pagbibigay ng oras at panunood sa aking mga upload, sa pagdalo sa premiere ko. Thank you so much. So yung ating lulutuin for today guys is ang tagal ko nang hindi nakakain ng ganitong gulay. Gulay ba ito? So yung ating lulutuin today guys is ayan. Magluluto tayo today ng adobong puso ng saging. So, hindi ko pa siya guys inislice ng maliliit kasi gusto kong ipakita sa inyo kung paano ko siya ginagawa. So, yung itong ating buong banana blossom guys is hiwain lang natin siya ganyan hati. Then, magiging ganito na siya. Then, hiwain ulit natin. Bali, apat na slice. Then, slice lang natin siyang paganyan. And then, pagkatapos, pag na-slice na natin ito, guys, sprinkle natin ng salt, then ibabad lang ng mga 5 minutes, saka natin siya pigain para mawala yung pagkapakla at saka yung kanyang dagta-dagta. So, yung ating iba pang mga kailangan ay, andyan yung ating onion, ground pork, tomatoes, garlic, then andyan yung ating bell pepper. So yung ating toppings lang guys na gagamitin later is maglalagay tayo ng green onion para naman may kulay yung ating finished product. At para naman sa ating mga seasonings, andyan yung ating oyster sauce, magic sarap. Maglalagay tayo guys ng black beans, soy sauce, pagkulang pa guys sa alat saka tayo magdagdag ng salt, vinegar, then andyan din yung ating sugar. So ito lahat guys yung ating mga seasonings. And then syempre kailangan din natin ng cooking oil. So ready na itong ating mga seasonings guys. So gagawin na natin yung ating puso ng saging. So guys, na-slice ko na yung ating puso ng saging. So ito siya guys, lagyan lang natin ito siya ng salt, then babad natin ng mga 5 minutes saka natin siya pigain. So lagyan lang natin ng salt. So, ayan. So, pigain natin siya, guys, after 5 minutes. So, after 5 minutes, guys, is ito na yung kanyang magiging itsura. So, pigain lang natin ito, guys, para lumabas yung kanyang pait. So, pag piniga ito guys, ayan may ano siya, yung parang white, ayan. So, ayan guys, nakikita niyo ba? Ayan guys, oh. So, ayan yung mapait. So, pigain lang natin ng mabuti. So, after natin itong mapiga guys, isugasan lang natin ng tap water, then pigain ulit. Para mawala yung pagka-watery pag niluto mo natin. So, ayan guys, pwede na natin itong hugasan ng tap water. So, ayan, kumunti na siya. Then, yung kanyang liquid ay, ayan, dumami na. So, hugasan na natin ito guys. So,
guys, after natin mahugasan, ito na yung kanyang magiging itsura. Ayan, kumunti na lang siya. So, sa pagkain natin guys ng banana blossoms or banana flower or puso ng saging, madami tayong mga benefits na makukuha. So, ibigay ko sa inyo guys yung mga some benefits ng pagkain natin ng banana flowers or banana blossoms. Yung banana blossoms guys is nakakatulong siya sa ating menstrual health. So, bulol na naman po, pasensya na. Controls diabetes, boost mood and reduces anxiety. Banana flower for cancer and heart diseases din siya guys. So madami siyang benefits pag kumain tayo nito. And then sa mga mamshies na nagpapadede, improves lactation din siya. Then ang maganda dito guys is pag kumain tayo ng puso ng saging is slows ang ating aging process. So, biruin nyo guys. Slows the aging process. So, kaya guys, kumain na tayo ng puso ng saging. So, ready na guys yung ating banana blossom. So, let's start cooking. So, maglagay na tayo guys ng cooking oil. Then, wait lang natin na uminit. So, start na tayo guys mag-isa. Ayan, isa-isa lang tayo. Lagay na natin guys yung ating sauce. And then haluin lang. So ilagay na natin guys yung ating banana blossom. Then, igisa lang natin ito. So, ilagay na natin guys yung ating bell pepper. Mix lang natin. Then, ilagay na natin yung ating mga sasin. So, adjust lang natin palagi guys yung ating mga sasin. Then, konting soy sauce lang. Kasi maglalagay tayo ng black beans. Then, yung ating oyster sauce. Then, yung ating black beans. Sugar. So,
So, yung ating pepper pala guys, hindi natin nasama kanina sa ating ingredients. Hindi kumpleto yung adobo pag walang pepper. So, dagdag natin guys yung pepper. Then, konting vinegar lang. Matching ako sa pepper. Then, mix lang natin. Then, cover lang natin, guys. Simmer lang natin ito ng 3 to 5 minutes. Then, may adobong puso ng saging na tayo. So, open natin, guys. So, ayan, guys. Ready to serve na yung ating adobo puso ng saging. So, banana blossoms, guys, is madami tayong magagawa na recipe. At saka, napakamura niya. Depende na sa atin kung maglalagay tayo ng pork or fish. So, ready to eat na, guys, yung ating adobong puso ng saging. Ready to serve na siya.